So, magandang umaga po sa inyong lahat sa mga taga-subaybay natin. Ngayon po ay tayo ay bibisita kay RJ, kay RJ ng Barangay Kabungalan ng Bordeaux, Quezon upang maghatid ng mga bitamina na mula sa ating mga kaibigan kay Ate YY Lainis mula sa products ng Empower Consumerism at gayon din mula din sa ating kaibigan kay Ma'am Jenny Kiyan ng China. At ihatid po natin yung kanilang kaloob. Tayo po ay maglalakad na almost 3 hours kasi po medyo masama ang panahon pero kinakailangan natin ihatid ang mga vitamina na mula sa ating mga kaibigan. At tayo po ay magsisimula na ngayon alas 5 ng umaga at mga 7:30 to 8 ay naroon na po tayo sa Barangay Kabungalan. Narito po tayo sa aming farm na dito magsisimula para maglakad. Dito po tayo. Tayo po ay maglalakad na. Yan po yung kasama ko. Pahinga po muna. Ngayon po, dalawa. Nasa ikalawang bundok na po tayo na inakyat. At sabi po, kapag dating dito, konti na lang at kapantay na. At malawak na palayan. At mamaya dadawin po tayo sa batuhan. Almost half hour na tayo naglalakad. At tuloy pa rin po para maihatid natin ang vitamina para kay RJ. Yan po, almost 1.5 hours na po tayo naglalakad from the from Tawi or narito na po tayo, papasok na po tayo sa medyo madilim na lugar na ito dahil tayo ay papasok na sa forest, isa sa forest dito sa lugar na ito. Siyempre po, tuloy-tuloy pa rin tayo at happy pa rin tayo, walang pagod na nararamdaman dahil bahagi ito upang maiparating natin ang ating tulong mula din sa mga kaibigan natin. At kasama ko pa rin po ang aking mga kaibigan, si Alan, at gayon din po si Bookers. At maglalakbay pa rin tayo at alamin natin ang kalagayan ni Iski RJ sa Barangay Kabungalunan. Tayo po ay papasyal muna, ipapakita natin dito ang daan. At makikita po natin talagang forest pa rin ito kasi dito po isang malaking kahoy. Ano, ito tinataan, anong tawag dito? Amlang ba ito? White talut- lawaan. Taluto. Oh, taluto or isang bahagi po ng white lawaan. At tuloy pa rin po tayo. Nakita pa rin natin dito. At kaputik pa rin po ang daan pero kinakailangan natin magpatuloy. At mamaya po ipapakita pa rin natin yung ibang habang tayo naglalakbay, tingnan pa rin natin kung ano yung kalagayan dito sa lugar na ito hanggang makarating tayo sa ating paruroonan. Yan po yung guide namin dito sa daang ito.
kasi paikot. Ito po yung Katmun. Native trees. Katmun naman siya. Tayo po ay bababa ng ilog. Hindi mo mahirap ang daan ko lang. Ay. Ah! Ano pa mo lang? Bababa sa akin ito. Tatawid po tayo ng sapa para bago po tayo tumawid ng streams, makikita ninyo ito. Ito po yung kahoy ng mga pinutol at yan po yung mga kasama ko. Saan dyan ito dito? Wala, hindi na lang ito dito. Pakita po natin ito. Malapit na pong umulan at napakadilim ng kalangitan o ng kalawakan. Pero tuloy pa rin po tayo sa ating paglalakbay upang marating natin ang barangay ni Iskay RJ. Yan po, sobrang dilim na at mamaya ay makatago na camera at huling-huli po mamamayabas. Ito po yung dahilan kaya tayo ay hindi rin nagsakay sa bangka dahil nga masama ang panahon, pero kailangan nating maihatid na ang ipinagkaloob para kay Iskay RJ. Medyo nakulog na po. Pero i-enjoy po pa rin natin ang ating paglalakbay. At yun po, madilim na at papatak na po ang ulan. Kaya kinakailangan natin itago muna. Ayun, inabot tayo ng malakas na ulan at hanggang ngayon po ay umuulan pa rin sa ating paglalakad. At, pero wala pa rin ang tigil, kailangan magpatuloy tayo para sa ating mission at pagtulong para sa ating tata. Muli po, samahan niyo kami sa patuloy na paglalakbay at mag-enjoy pa rin kahit masama ang panahon, maulan. Inabot kami ng ulan. Almost 2 hours na po kami naglalakad kasi nga malakas ang ulan, hindi kami makapag-video. Malakas ang ulan at ngayon medyo humina ang ulan, kaya kami ay nagpapakita namin sa inyo kung ano yung sitwasyon. Muli po, sumama pa rin niyo kami sa aming paglalakbay hanggang tayo ay makarating sa barangay ni Iskay RJ. Ito po, medyo bahan na po gawa ng ulan, malakas na pag-ulan. Ay, wala po kaming payong at o kaputi para o raincoat kasi summer po, pero ito yung summer dito sa kanilang lugar. Sanggubia. Yan po. Yan pong halamang yan, kapag bumubulaklak po siya ng puti at napakabango po niya. Tapos dito po ay normal na or ordinary na itong yan. Papakita ko po naman sa inyo yan. Ito yung mga nag-i-enjoy ang marami sa kalunsuran sa mga halamang ito. Pero dito po, ordinary lang ito. At sabi nga, tinatabas or pinuputo lang dahil sukal sa liugan. Ayan po, narito na tayo sa sahob ng Barangay Kabungalunan. At mamimit natin, tayo po ay nagtanong-tanong rin sa ating mga nakasalubong sa daan. At ayon sa kanila, wala dito si Iskay RJ dahil nandun sa isang lugar at doon po nagpapalakas siya sa Bulu daw. Pero kailangan pa rin natin makausap ang kanyang magulang para alamin ang tunay na kalagayan ng minamahal ni Iskay ng Barangay Kabungalunan. Tayo po ay maglakbay pa rin pagpunta sa kanyang
mga magulang. Ano po yan? Yan po, sumikat na muli ang araw pagkatapos ng malalakas na ulan na aming naranasan sa aming paglalakbay, paglalakad sa kagubatan o sa Niugan hanggang marating namin ang lugar na ito. At may motor na din po dito sa kanilang lugar. Ito po yung pamamaraan ng pagkuha nila ng tubig dito sa kanilang lugar. Ito po yung ginagawang bahay dito. At narito po tayo sa bahay ng Barangay Tanod para magpasama sa bahay ng nanay ni RJ. Ito po yung, kayo po ay Barangay Tanod dito? Yan. Tayo po ay magpapasama ng antisin sa nanay ni Sky RJ para maihatid natin ang mga bitamina. Opo, amin pong bibisitahin ko nga po para iabot din yung mga bitamina at food supplement na ibibigay po namin sa kanya. Tapos para po malaman din namin kung ano yung kalagayan niya para din po dun sa mga tumutulong sa kanya. At ngayon po, patuloy pa rin ang pagulan pero tuloy-tuloy pa rin tayo para abutin ang lugar o ang magulan ni RJ at makita natin ang kalagayan o malaman natin ang kalagayan. Kasama na po natin ang Barangay Tanod dito. Ilinito po. Idanyo. Ilinito, Idanyo. Siya po ay Barangay Tanod dito. Tuloy pa rin po tayo at tayo po ay papalapit na sa tribe community dito sa Barangay Kabungalonan. Na po tayo. Ito nakakita natin dagat naman ito. At ito po na po yung barangay proper. Virgin. Yan ang Virgin. Ito ba? Ito ba? Narito na po tayo. Ito po. Ito po yung bayo. Uli po, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po, after how many hours na nilakad natin mula po sa aming pinanggalingan, hindi po pwede magbiyahin ng bangka kasi malakas po ang dagat kasi may bagyo ngayon. Kaya minabuti namin na maglakad almost, sabi, 3 hours pero kulang po 3 hours namin nilakad. Kahit anong ulan, anong lakas ng ulan, kinailangan po namin magpatuloy-tuloy. At kasama po natin ngayon ang nanay ni Iskay RJ Delgra ng Barangay Kabungalonan, Bordes, Quezon. At narito po tayo ngayon sa Barangay Kabungalonan. At makikipagkwentuhan po tayo sa nanay ni RJ, si Ate Luna. Kumusta po kayo? Okay na po, nakalabas na po kami ng ospital. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng tumulong, sa mga gamot po na pangsuporta pa sa karamdaman ng aking anak. Salamat po ng marami at kung hindi po sa inyo, wala po talaga kaming ibibili ng mga mamahaling yung mga gamot. Ang Yaligod din po, nagpapasalamat at nagpapasalamat po pa rin kami in advance sa inyo pa rin po ipagkakaloob kasi nga mayroon pa rin gamot na hindi pa nabibili. Kumusta po ang kalagayan ni RJ ngayon? Kasi kaya po kinukumusta natin, wala po si Sky RJ dito sa kanilang lugar at pupuntahan pa rin po natin na maglalakbay pa rin po almost 1 to 2 hours at maglalakad pa rin po para marating natin sa isang lugar si Sky RJ. Kumusta po ang kalagayan niya simula ng pagdating niya dito sa Kabungalonan ba? Pagdating ninyo sa bahay ng Bordeos at ninaretso na po siya sa kanyang lola sa ano? May nagbalita na nagbaba na maganda na rin pong kumain, nakakadamak na siya, nakakakuha na ulit.
Tapos, yung pa rin po, yung ang kanyang kakulangan nga doon, yung malayo sa isda, malayo sa mga kung anong uri ng ulam. Kaya, pero may ano naman po, may posibilidad na maigi na po naman, hindi na po siya nagdudumi ng mabig madalan. At yun po, mamaya po, naghihintay pa lang din po tayo ng sasakyan at kailangan nating mismo rin si Iskay RJ ang makausap para ano pa rin yung mensahe niya sa lahat ng mga tumutulong at mga tutulong pa rin po. Yun po. So, ano po yung mga ano po yung kalagayan ninyo ngayon sa inyong buhay? Bakit talaga po kung ipagpapatuloy pa po yung gamot, ano, wala kami talagang isusuporta pa sa gamot. Kaya kung halimbawa po mababait sila at magagandang loob, ay sana po ipagpatuloy pa nila yung pagtulong kahit sa gamot malaang. Maraming po salamat. Pasensya po kasi hindi ko na kinailangan magkulit ng damit. Kung ano yung ako ngayon. Kasi sa layo din po na paglalakabay, basa pa rin po ang damit at hindi kailangan magpalit kami ng damit kasi uulan pa posible. Kaya, pero ang lahat ng bagay ay suggest natin pinataas. Muli po, maraming salamat po at salamat din sa inyong pag-aabala ng paghahanap ng mga gamot na iyan, ng mga tumulong. At sa muli po, kita-kita na tayo para patuloy na makapaglingkod din si RJ. At sa mga vloggers, doon po sa mga kaibigan na vloggers ni RJ at sa mga followers po ni RJ, ay inyo pong abangan kung ano yung kalagayan ni RJ. Kasi po, bawal siya mag-cellphone ngayon, kaya siya inilayo sa may signal. Bawal siya mag-cellphone. Muli po, abangan ang pakipagbintuhan naman natin kay RJ after 3 hours. Maghintay pa po kami at pupunta po kami sa kay RJ. Ngayon po tayo ay naghahandaan para sa paglalakbay kahit po pagkulan. Patuloy po pagkulan dahil signal number 2 po ang Burdeos, Quezon. Dito sa bahagi ng Puyo Island at nakikita po hindi na lumalakad sa mga dagat. Pero kailangan pa rin natin maglakbay. Alamin natin ang tunay na kalagayan ni Iskay RJ ng Barangay Kabungalonan para po sa mga tumutulong at sa patuloy pagtutulong para sa kanya kalagayan. Yan po. Ngayon po tayo ay naglalakbay na. Pagkisa po tayo sa Barangay Kabungalonan. At pupunta na po tayo sa isang barangay pa rin. Sa Barangay Anibawan, ito po ay ilaya ng pinakamahabang ilog sa Bulilio Island sa Barangay Anibawan po. At doon po sa ilaya ngayon, doon po tayo pupunta para ating kausapin si RJ. Yan po yung dagat na sinuong namin na napakalakas yung dagat. At patunayan niya, maraming tubig ang pumasok sa bangka. Kaya ngayon ay naglilimang. Naman, papasok tayo sa ilog ng Barangay Anibawan. Dito po yung tinagurayan din na pinakamahabang ilog sa buong Bulilio Island. Kasi po ang pagitan nito ay sa Panukulan at Bulilio. Nasa kabundukan. Patuloy pa rin po ang ating paglalakbay para marating natin ang lugar ni Iskay RJ.
at medyo tumatanghali na po. How many hours na rin po tayo naglakad kanina and travel po sa dagat at sa ilog. Ngayon po tayo ay traverse, lakad naman sa ilog na ito upang marating na natin at mapuntahan natin si SK RJ at malaman natin ano nga ba ang kalagayan. Natawid po tayo, medyo delikado pero medyo may mababaw na dadaan pag dito sa lugar na ito. Kaya lang, ingat-ingat din yung aking cameraman para baka matumba. At malapit-lapit na po, almost 20 minutes na lang at mararating na natin at makakausap na natin si SK RJ Del Grad dito sa Sitio Bulo, Anawan, Anibawan, Burdayos. Yes. Tanan! Kailangan po. Nawala na yung kasama namin. Yung pinaka-guide namin. Sige, darcha na. Ayun. Gayo. Bukat, malakas na naman. Ulan na naman po. Ayaw mapuyog. Dahil lang na pinasagin dito. May dadaanan po kami pakwanan pero wala pang bunga, bago pa lang. Nandiyan na po tayo sa area ng bahay ng lola ni RJ, SK RJ. Pero lakad pa rin po tayo. Ito po ay hindi niya alam na tayo ay bibisita sa kanya. Apo, magandang araw po. Ito po. At ito na po si SK. At ito po yung kalagay niya. Ah, kumusta ka? Talagang malaki-malaki ang pinayas mo. Ito na po, kasama na po natin si SK RJ at tuloy na po rin tayo makikipagpintuhan tapos tungkol sa kanyang kalagayan. At kukunin ko lang din po yung padala ng ating ibang sponsor. Bato, mahampok na. Bigyan mo na yan, yasibo. Dapat na po natin ang mula po sa Empower Consumerism kay Ma'am Liwayway Lanez ang Polydios at Complete ang food supplement para kay SK RJ at kayo din po ang multivitamins mula po kay Miss Jenny Kian ng China. Pero, ang pagkintuhan nyo rin. Kumusta yung kalagayan mo ngayon? Ngayon po, okay naman ako. Nakas-nakas ka. Ito lang ako nagtatakla. Kailangan pa rin salamat po sa mga nagbigay nito. Malaking tulong po ito lalo pa dito sa isang probinsya
nasa bundok po ako ngayon, nagpapagaling. Sana po tuloy-tuloy na. Maraming salamat po talaga sa mga tumulong. Hindi ko na po maisa-isa sa mga may mabuting loob, sa mga nagdasal. Maraming salamat po. Lalo-lalo na po siyempre sa inyo, sir. Hindi po dahil sa inyo, hindi walang makakabasa nung walang makakalam na kalagayan ko. Maraming salamat po sa inyo. Welcome po. At ano pa po yung panawagan mo sa mga kayo ba ay mayroon pang continuation na gamutan? Meron po mga kami isang gamot na hindi nabili, sir. Baka po importante yung gamot na yun. Pag ininip sa umaga, hindi po namin nabili. Ano pa nga yun, ate? Kasi po nung umalis po kami sa Astaraga, bago kami umuwi, pinapunta po ulit ako ng doktor. Meron po siyang nareseta ng tatlong klase ng gamot pa umaga, pang tanghali, tsaka pang gabi. Ang nabili lang po namin nung umuwi kami ay pang tanghali at pang paggabi. Hindi po namin nabili yung isa't wala sa bayan. Yan po, at hindi niyo papakita para dun sa mga nais na... Para ito yung siguro bayta ng sa amin. Hindi, ipapakita po natin. Result, sir, sa... Pagkagusin nyo lang po yung picture, nabasa lang naman po ay fatty liver. Yung daw po matay po ay nababalot ng taba. Wala naman po. But salamat na rin sa Panginoon. Walang bukol yung bitok ako. Kasi kung ano mo lang na ultrasound, hindi mas malala ang problema. Kaya po? Sa June 29 daw po, bumalik ulit ako dun para sa follow-up check-up. Siguradong malaking gastusin na naman, ano? Yan. Yan po. Kaya patuloy pa rin po kami nananawagan sa may mga mabuting kalooban na sana po at tuloy-tuloy natin suportahan si SK RJ ng Barangay Kabungalanan for Dayos Kasan. Muli, salamat kasi nagkakita tayo. Ang tagal na namin po na gustong magkwentuhan pero parehong busy. Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo, nakapag-check at ang alam po namin na biyahe ay Miraculous pa. Nung tumawag po kami sa mayor, ay Martes po. Kaya bilisan na. Parang lumalian na po yung pag-uwi namin. Buti nga rin po nasundo kami ng ambulance sa ng Helen Tansa sa Bolivio. Kumusta na ba yung kalagayan mo sa ngayon? Yung dito, yung bilang walang cellphone, ano yung, kumusta ka? Ay, mas ayos naman po, sir. Tsaka sabi po ng doktor, wag daw muna akong maghawak ng cellphone at nahihilo po. Parang nahihilo po ako pag matagal nakatingin sa cellphone gawa daw siguro, no? Graduation. Kaya po malaking epekto rin sa pag-aaral ko at pinagbawal pa yung cellphone, lalo ngayon online class. Ano yung panawagan mo kasi as a student, ano yung panawagan mo sa iyong professor? Sa mga teacher ko po, sa mga professor ko po sa LSPU, sana po maunawaan yung kalagayan ko. Kung di naman po ako nagkasakit kahit kapalubha, hindi naman po ako papabaya sa aking pag-aaral. Ngayon po, ngayon, marapit na po yung final exam namin. Matatapusan. Yung palawas nga po ako matatapusan ulit. Pero yun, kinakailangan mo magpunyong kasi sa kalagayan para may pagpatuloy mo rin. Kaya patuloy din po kami nananawa dyan sa mga professor ni RJ. Kaya po maanawaan ninyo at magkaroon pa rin ng chance para sa kanyang pag-aaral. Yun po. Kumusta naman yung ikaw ba nakakalakad ngayon? Nakakalakad ko naman ng... Opo, nakakalakad-lakad naman po ako dito. Kaso po ba ako nakakain na siguro bawal. Kakagaling po ang buwit. So, isang araw po, bali. Ay, nako.
ako'y nanghala naman dahil tawa balik-balik ko naman sa pagpuno. Sabi po, ay po, ang inulit ko, hindi na basta yung mga ilam dito sa bundok ay sariwa. Restaurant po ang tubig dito. Hindi rin po. Okay, kailangan talaga mineral. Wilkins, eh magkahanap po ako Wilkins ang isang 7 liters sa daan. Yun po, patuloy pa rin po kanyang nanawagan sa mga supply po na katulad po yung pagbili ng Wilkins para sa kanya na sana po ay matulungan ninyo kami o siya para po magtuloy-tuloy ang maayos niyang kalusugan. At kung nais pa rin po ninyo maghandog, pwede po, ilalagay ko po ang aking GCash account. Ang pangalan po sa GCash account ko, sariling tunay ko pong pangalan. At para po makapaghatid kayo ng mga biyaya pa para kay SKRJ. At sisikapin po natin, talagang ipapahatid po natin dito sa kanilang lugar. Medyo malayo, talagang malayo. Pero kinailangan nating dayuhin o puntahan si Iskay para malaman natin ang tunay na kalagayan niya at malaman din natin kung ano yung mga problema pa niyang naranasan. Muli po, maraming salamat at pagaling ka Iskay. At patuloy na panalangin din po ang hinihiling namin sa ating mga kaibigan, sa mga nag-share ng kalagayan ni Iskay. At sa patuloy pang magbibigay, magbabahagi ng mga biyaya para kay Iskay. Hindi po, maraming salamat. Magandang patanghali na. Salamat po. Yan. Ngayon po, narito na tayo sa aming tahanan. At almost 12 and a half hours po kaming umikot dito sa, mula dito sa Tawi, going to Maunay-Unay, Kabungalunan. At habang naglalakbay po kami papunta sa Kabungalunan, sobrang lakas po ang ulan nung nasa kalagitnaan, sobrang lakas ang ulan. Kaya medyo natagalan din kami. Dumating po kami sa barangay Kabungalunan, almost sa mag-8 na. At kinausap din po natin ang nanay ni SKRJ. At wala nga po doon si SKRJ. Kaya minabuti po natin humanap ng sasakyan. At muling maglakbay patungo sa kinaruroonan ni SKRJ kahit po malakas ang dagat kasi dito sa Puliliu Island signal number 2. Yung po kami nasa dagat na hindi po kami nakapag-video kasi nga napakalakas ng ulan at napakalakas ng nasalpok ng alon sa aming sinasakyan. At sa pagpasok pa lang po ng pinakamahabang ilog dito sa Puliliu Island sa Barangay Anibuan, Bordeos, Quezon, dun lang po kami nakapag-video hanggang sa paglalakbay at maabot namin si RJ. Then after that, mula po doon sa kay RJ, umikot pa rin kami, naglakad, at sa ngayon po nakarating kami. Maraming po salamat sa mga kaibigan namin, sa mga kakilala, mga nakakakilala na nag-alok sa amin ng pagkain, ng tubig at ng mga merienda. Sobra-sobra po nakakataba ng puso ang inyong ginawa. At doon sa iba po mga nakaalakbay namin, maraming po salamat sa may-ari ng bangka, dalawang may-ari ng bangka. Yung isa kagawad ng barangay Kabungalunan at yung po namang isa ay aking kaibigan at nakarating po tayo sa paroroonan. At sa ngayon po, after 12 and a half hours, narito na po kami sa aming lugar, ligtas. At don't forget to subscribe po, panuorin, sana pinanuorin niyo lahat yung aming paglalakbay na ginawa upang maihatid ang tulong kay SK RJ. Ano man yung hirap na pinagdaanan namin, bagyo-bagyo man, inabot ng ulan, subalit masaya kami. At very thankful din po ako sa lahat na sumusuporta at susuporta pa kay RJ at susuporta pa sa aking YouTube channel para marami po tayong matulungan kung sakaling inyo kami susuportan. Thank you rin po sa kasama ko sa farm, kay Alan, Idanyo, at ganyan din po kay Bookers. Maraming salamat sa inyo at patuloy tayo nawang pagpalain ng buong may kapal para tayo ay makapaglingkod. Masaya po ang maglingkod ng tao sa puso, anumang pagod nawawala at inihahandog lahat natin sa Diyos. Huli po, this is Sander Bautista. Salamat po at subaybayan pa rin po ninyo ang mga dokumentaryo na ilalabas namin kung ano yung kaganapan ng pagtulong natin sa pamagitan din ng mga tumutulong sa atin
mga inilalabas natin yung video. Muli po, maraming salamat at pagpalain tayo ng buong may kapatid.